Hello mga anak, ayan, welcome back to our channel. So, sa mga oras na to, dako na tayo sa kabanata 30 na pinamagatang sa simbahan. Okay, o pakinggan niya na ha. Kung mapapansin natin sa kabanata 29 mga anak, okay, nabanggit ko doon na ang mga tao ay abala, nagsipaggayak o nagsibihis ng mga magaganda kasi isa sa mga nakaugalian natin ay ang pagsisimba kapag piyesta. Okay? So, kaya ngayon, ano nga bang nilalaman sa kabanatang ito? Okay, ito lang yung ating mga tanong. Sa simbahan na yan, paano ba natin ilalarawan ang mga tauhan? Okay? At sino-sino nga ba ang nandoon sa loob ng simbahan? Okay, simulan natin sa ating mga tauhan. Kung papansinin natin mga anak, sa simbahan, natural, maraming mga tauhan. Pero hindi sila nabanggit, kundi sinalaysay lang. Ang talagang nagsalita dito ay si Piloso Tasio at ang miyembro ng kapitan ni San Francisco. Okay, simulan natin ang kwento o pagpapaliwanag. Mga anak, ang mga tao sa bayan na yon ay unti-unti nang pumupunta sa simbahan. Okay, so ngayon, kunwari anak, ito yung simbahan natin para higit nyong maintindihan. Ito yung pinaka-front. Okay, halimbawa nandito ang pinaka-pulpito. Pag sinabi nating pinaka-pulpito, ito yung dito nagbabasa ang pari, no? Para sa kanyang pinaka-sermon. Tapos sa pinakaharap ng simbahan, mapapansin natin ang tanong, sino kaya ang uupo dyan? Okay, ang mga uupo dyan ay ang mga opisyales o ang mga may pinag-aralan o sikat o talagang naka-reserve pa yan. Kumbaga may kapangyarihan, may posisyon at kung sino-sino pa. Okay? So, isa sa mga uupo dyan, mga anak, ay si Kapitan Tiago, si Maria Clara, okay, ang kapitan, at marami pang mga opisyales sa bayan na yon. Ang tanong, saan nakaupo ang mga karaniwang mga mamamayan? Anak, dito sila sa bandang dulo, no? Okay, sila ay nagsisiksikan. So, makikita natin na sa loob ng simbahan, mga anak, ang mga tao ay siksikan. Ayan, siksikan, gitgitan, ano pa, tulakan, no? Halos hindi makahinga. Bakit kaya hindi makahinga, mga anak? Kasi sa sobrang dami ng tao. Samantala, dito, kung papansinin natin sa hanay na to, napakahayahay. Dito ang mga karaniwang tao, aba, nagtutulakan, nagkakasakitan na sila. Okay? So, yun yung mga kaganapan doon sa loob ng simbahan. Kaya naman, dito mismo sa loob ng simbahan, makikita o maririnig mo ang kanya-kanyang murahan. Bakit nagmumurahan sila? Kasi mga anak, sa simbahan na to, napaka-init. Okay? Kaya mapapansin mo sa bawat tao na yan, aba, sila ay pawis na pawis. Paano natin ngayon ilalarawan ito? Akala mo mga anak, nasa sardinas ka o isang sardinas na pilit pinagkasya dito sa loob ng simbahan. Samantalang, si Piloso Tasio ay nagmamasid lamang sa mga nagaganap sa loob na iyon. Ngayon, kaya naman, hindi niya maiwasang magsalita. Pero tandaan niyo mga anak ha, ang misa na ito ay tatlong bahagi kasi yan. Okay? Tatlong bahagi ng piyesta. Kumbaga, saan napupunta ang gastos? So, lilinawin lang natin para mas malinaw sa inyo. Ang unang gastos ay yung pagpapatayo ng entablado. Okay? Di ba nagpatayo sila ng malaking entablado sa gitna ng liwasan? Okay. Nasaan yung pangalawang gastos? Napunta naman ito sa mga komedya. Okay?
Yun yung nga yung sinasabi mga komedya, mga palabas na hindi naman nila nauunawaan kasi wikang Kastila ang ginagamit. Sa madaling salita, yung mga karaniwang mga mamamayan doon sa paggastos sa simbahan, hindi rin naintindihan. At ang pangatlong gastos mga anak, ito na yon ang misa. Ang tanong, bakit ang misa nasa pangatlong bahagi ng gastos? Okay? Kasi mga anak, ang misa ay binabayaran sa halagang 250. Nung panahon na iyon, ang 250 nak ay napakalaki na. Kaya naman, itong si Pilosopo Tasso nagsalita, okay? Nagsambit doon sa kanyang kinaroroonan. So, saan ngayon si Pilosopo Tasso? Nandito sa bandang dulo. Ganon din si Ibarra, nandito sa bandang dulo na nakatayo. O si, nakatayo na lang siya kasi wala nang mauupuan. Si Crisostomo Ibarra ay hindi kabilang na nakaupo dito sa mga opisyales o naka-reserve na upuan. Okay? O ngayon, ano nga ba ang sinabi ni Pilosopo Tasso? Ang sabi ng Pilosopo Tasso, para lang mang pakinggan ang isang tao, handa kayong magbayad sa halagang 250? So, sino yung isang tao na tinutukoy dito, mga anak? Ito yung mga praile. O ito yung mismong pari na magsesermon. Okay? Okay? Aba, tunay ngang napakayaman ng mga tao dito. So, bakit niya nasabi yun? Kasi mga anak, di ba, tatlong bahagi na ng paggastos. Una, ang entablado. Ikalawa, ang komedya. Ikatlo ay ang misa na nagkakahalaga ng 250 pesos. Ngayon, kanino mapupunta yung 250 pesos? Sa mga praile. Sino ang magbabayad? Mga anak, ang mga mamamayan. Ngayon, nung narinig ang nasambit ni Pilosopo Tasso, sinagot naman siya na kanyang katabi. Yun yung miyembro, no, ni Kapitan ng San Francisco. Tandaan natin na si San Francisco ay isa sa mga nasa prosesyon, mga santo. Ngayon, ano ang sabi nung miyembrong yon, nung taong yon, o let's say tao na lang. Ang sabi niya, walang kinalaman ang misa sa komedya. Di ba gumastos sila sa komedya, mga palabas? Wala daw kinalaman ang misa. Nakabukod daw ito, mga anak. Bakit? Kasi walang halaga daw ang komedya. Sa halip, ito daw ay mas lalong naglulubid lang ng mga kasalanan ng tao. Nagpapalala sa kasalanan ng tao. Samantala daw, ang misa naman ang magiging daan naman daw para mapunta ka sa langit. Kaya sinabi ng miyembro ng kapitan na ito na kahit ang misa, magbabayad pa daw sila ng 1,000 piso na yan, ay handa silang magbayad. Kasi ang mga tao ay okay sa kanila kasi ito nga ang daan, no? Daan papunta sa langit. Ayan. So ngayon, ano ang ipinapakita ng mga tao dito? Sabi nga niya, no, handang magbayad kahit 1,000 pa. Sa madaling salita mga anak, makikita natin na ang mga mamamayan ay isa o masyadong maka-Diyos. Okay? Kaya nga, kung mapapansin natin, ano yung turo sa panahon na yon? Saan nakapokus, kung natandaan nyo, mga anak, nakapokus sa relihiyon para manatiling, okay, sarado ang kanilang isip at Diyos, Diyos, Diyos. Bakit Diyos, Diyos, Diyos? Kasi mga anak, di ba ang pari, boses, okay, ng Diyos. At anuman ang sasabihin ng pari, ang mga mamamayan ay makikinig. So siguro, isa sa mga dahilan na handang magbayad ang mga tao para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Habang hindi pa dumarating ang kapitan ng bayan, ang mga tao ay patuloy sa pag-alimurahan, no? Pagmumurahan kasi nagsisiksikan nga, 'di ba? Nagigit-gitan, may mga batang umiiyak, naiinip na sa sobrang tagal ng misa na 'yan o magsimula. Nang dumating, maya-maya dumating na ang kapitan. Ayan. Ang kapitan naman ay naka-opisyal na damit, okay?
Pero kahit naka-opisyal na damit ang kapitan, hindi ito nakilala ng mga tao. Okay? Ang alam mo kung paano siya nakilala? Ang alam ng mga tao, si kapitan ang bida doon sa ipinalabas nila sa komedya. Okay? Sa dula na yun. Bakit kaya? Kasi kahit naka-opisyal siya na damit mga anak, ang daming mga sabit. Sabit dito, sabit doon, bilang pagpaparangal o pagpapakilala, pagpapahalaga na nandyan na ang kapitan. Kahit sa totoong buhay, nangyayari naman talaga yan, di ba? Ang daming sabit, kumbaga, sa kanyang katawan. Sobra-sobrang pagpapahalaga sa mga opisyal na tao. At dahil nga dumating na ang pinakahihintay, ang mga tao, no, ang mga importanteng tao nandito na din, okay? At nagsimula na ang misa, tumunog na ang kampanilya, kaya ang mga tao naman dito sa loob ng simbahan na inaantok na, aba, unti-unti nang nagising. Inawit na rin ang koro. At ang dalawang sakristan, no? Dalawang sakristan, mga anak, hindi na si Basilio to, ha? At Crispin, kasi, di ba, nawawala na sila? Okay? At ang mga sakristan ay kasama na ng pari doon sa pinaka-pulpito. Ito yung pulpito. At sino yung magsisermon sa araw na yon? Si Padre Damaso. Okay? O, sige, malinaw. Ayan. At ngayon, dito nagtatapos ang ating kwento sa Kabanata 30 sa simbahan.